Hello guys, welcome back to my channel. Dito pa rin po tayo sa farm. And today's video, ito po ay emergency video. And ito po ay tungkol sa pagbababa ng balag. So, let's go guys. So guys, bago po tayo magpatuloy, atin po munang basahin yung ating verse of the vlog, Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthened me. Ito po yung nakasulat din sa sapatos ni Stephen Curry na Philippians 4:13. So yun po. And shout out sa ating mga subscribers, new subscribers, mga viewers and supporters. So maraming salamat po si Sir George Manato, Ma'am Therese Kate Sahot, Dennis Baisik, shout out Marco, Mick Ibarra, yan, shout out sa'yo dyan sa Japan. Yamamo Backyard, si Sir Jopel the Farmer, shout out, maraming salamat sir sa pagtulong, sa mga inputs na binibigay mo. Sparge Jordi Malole, Sparge William Guzman, Bernie Padilla, shout out. Drew Kodamek, and shout out Sir Bebot Tia. Shout out kay Farm Boy ng Pangasinan. So keep safe sir. Medyo tatamahan tayo ng bagyo eh, nawa'y wag nang matuloy. Butter Agri Farm Vlog, si Jayman Vlog and si Joga Guapo. Shout out po sa inyong lahat and keep safe po. So ito na po atin ang pagpatuloy yung ating vlog about sa pagbababa ng balag and keep safe po sa ating lahat. Nawa'y walang masaktan sa pagdating ng bagyo na to and hopefully na kung maaari nga malusaw na lang yung bagyo in God's grace. Let's go! So yun guys, bali ngayon po ay September 25, 2022, at meron pong bagyong Karding na inaasahang maglandfall mamayang alas 4 ng hapon sa parteng Bicol and Central Luzon. Pero dito po sa atin sa Batangas, tatamaan din po tayo ng signal number 2. Kaya ngayon po ay naghahanda kami kahit pa paano prevention para dito sa ating pananim na ampalaya. So ingat po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Nawa ay maging ligtas tayong lahat sa paparating na bagyo at hanggat maaari, kung maaari ay nawa ay huwag na ipahintulot ng Panginoon na tumuloy pa yung bagyong ito. Malusaw na sana bago pa ito tumama. Gayun pa man, tayo po ay nasa ating prevention na rin. Kumbaga, kung sakali man tamaan tayo dito, ay at least may nakapaghanda tayo. So nagkataon lang po na kakabunot lang ng ngipin ko nung isang araw kaya hindi tayo makatulong. So ganito po yung ginagawa. Yan. Bakit ba natapat pa sa bagong bunot ang ngipin? Mga ganitong may mga gawain. So yan po. Ito po ay halos nasa 78 to 80 days pa. Kaya at least ay atin pang binibigyan ng chance na ibaba para at least pwede pa siyang ma-recover kung sakali man na tamaan tayo dito ng bagyong Karding. Kaya kung mapansin nyo po ay medyo madami pang bunga. Oh, dandaan. Lagi lang at baka ano. Ayan po ang ating mga kasamahan dito sa farm, sina Roel, shoutout kay Roel. Sina Kenneth, sina Roy. Medyo lalayo lang po tayo. First time ko din po na ma-experience yung ganitong pagbababa ng balag. So ito po yung kagandahan sa balag na ating pinatayo. Pwede siyang maibaba. So yan po.
least meron tayong option. Although pag ito po ay itinaas na, syempre may konting epekto na rin sa ampalaya dahil kumbaga na stretch yung mga stems niya. So, ito po. Yung pagbababa po ay halos madali lang pala kung tutusin. Pero minsan yan, medyo mabigat yan. Nasabing madali, biglang nahirapan si Robbie. Pagkano pala kailangan dalawa, hindi ano. Ayan. Lalay na, teka, makalayo na rin. So yan po, bali halos tinatanggal lang, sinisipa lang ko minsan. Dahil nga po, halos nakatukod lang naman sila. Meron lang iba na talagang sobrang tukod sa lupa, kaya yung gaya ng kanina, nahirapan. Pero yan po, so far ay hindi naman masyadong mahirap ang pagbababa. Pero after ng bagyo, yung pagbabalik, sabi nila yun yung mahirap, yung pagbabalik. So yan po. Dito sa kabilang dulo. So keep safe po tayo mga kabayan. So pong si Carding ay sabi kanina sa balita, sa mga signal number 3 parting Central Luzon nga at taglitinit dala mula ako, hindi lang makatulong sa inyo, ano pa ang ngipin ko eh. Sabi po niya sa balita na signal number 3 ay pwede pang tumaas sa signal number 4. Kaya gayon na lamang. So ibig sabihin kung signal number 2 dito sa amin sa Batangas, chances are mag signal number 4. Signal number 3. Pero siyempre pinapanalangin natin sa Diyos na huwag na sanang matuloy yung bagyo na yan. So yan po. Yan po yung itsura ng ating balag. So yan po, bali ayo po ay nasa least prevention. Ito po yung kagandahan sa ating balag na pagka ganitong may mga bagyo, at least meron tayong option na ibaba. Although hindi naman, syempre hindi 100% na hindi magkakadamage yung ating tanim, pero at least kumbaga mababawasan yung damage. So tingnan na rin natin kasi pagka nga ganun kalakas yung bagyo, eh tingnan natin. So at least meron tayong option na ganito. Kasi po pag gantong nakababa, syempre yung hangin niya, kumbaga hindi na siya masyadong ma-awake, hindi na masyadong uuga compare dun sa mga naka-fix na poste na kapag hinangin ay talaga kumbaga lumalaban. Unlike dito, kumbaga siya ay sumusunod, sumasayaw, kumbaga sumasayaw sa hangin, parang ganon. So we're praying for at least safe na tayong lahat ay maging safe. Dahil sabi po ay mamaya pang mga alas 4 ng hapon ang landfall ng bagyong Carding. Ayan po. Ah.
dito naman po sa ating likod. Yan, mga bagong tanim. So at least hindi pa po sila masyadong mataas, kaya kumbaga hindi pa masyadong madadamage. Kumbaga may stress lamang kung sakali sa hangin, sa ulan. Pero unlike dun sa mga nakataas na dun sa balag, so chances are hindi na nga mapainabangan or madamage talaga ng tuluyan. So yun, bali na sa 12 or 13 days after transplant na po itong ating mga ito. So we're still praying na maging safe tayong lahat. Ano po? So yan po, bali sabi ko nga nasa almost 80 days pa lang ito. And baga nasa bagong talbusan pa lang na ang gaganda pa ng talbus uli. Kaya nag-ano pa tayo, nag-totas, magaganda pa rin yung mga sunod na bunga. Kaya kahit pa paano nag-risk tayo na ibaba, kahit na siyempre makaka-apekto yan sa performance ng ating ampalaya. Pero siyempre mas okay na yung ma-stress sila kaysa naman masira ng bagyo. Kasi pag nasira ng bagyo, kumbaga total talaga 100% mawawala. Pero ito, at least ay pwede pa natin maparecover ng ayos. Ayan po, halos yung mga kawayan ay nakalatag na sa ibaba, pinagtatanggal na. At yung nakita nyo naman yung balag, nakalawit na. So ayan po. Keep safe po tayong lahat. So ayan naman po. Yung iba nating mga ampalaya ay gumagapang na. Maging yung ating mga pahabol na tanim na direct sowing. Ayan, ito po, direct sowing to, chiatay. Yung chiatay seeds natin na direct sowing. Na meron na rin mga sumibol. Although may ilan din na wala. So, gaya nito, wala. Itong isang to, hindi sumibol. Pero praise the Lord dahil marami pa rin nabuhay. So yun, almost itong ating balag na ang sukat ay siguro nasa 3,000 square meter, halos 15 minutes lamang ay naibaba, natanggal yung mga tukod. So yan po, halos madali lang, halos 15 to 20 minutes yung 3,000 square meter na balag. So ibig sabihin, kung sa isa hektarya yun, yung iba ay bumigay na, medyo gato na rin siguro yung ibang kawayan. Yan, makapansin nyo po yung ating balag natin, itaas pa ng konti. Doon na sila sa dulo. Yan, mapansin nyo, nakaano na, nakababa na. Naka-slope na siya. So yan, dito na po tayo dadaan din. Kung mapansin nyo po, itong nasa gilid, hindi na ibinaba. Nakaano na lang siya. Naka-steady. So, siya na po yung nagdadala ng bigat. At yung mga yan, yung mga kawayan ay natanggal na. So, yan po.
talaga. Ayun po, halos nakalapat na sa lupa ng iba. Dahil nga atin ang ibinaba yung balag. So, ingat po tayong lahat sa bagyong Karding. Lord, cover us with your precious blood and protect us, Lord, from this calamity. Bagyong Karding. Dito na po ulit tayo sa Bandilan. Yan, halos patapos na. Ay naray. Na. Oh, pagtaas nga ano. So yun po, bali baka sa Martes tayo magtaas ng itong balag na to dahil inaasahan mamayang alas 4. Gabi pa ng hukon eh. Kung ito kayo, may signal na kagabi pa eh, hindi na ulan. Hindi nga, kapapanood ko lang ngayon, alas 4 daw tatama. Tapos eh, signal number 2, eh, baka daw tumaas pa. Gawa ng magsusukat typhoon yung mga signal number 3, baka mag signal number 4 ay signal number 2 tayo dito. Magaling na yung ganyan. Nakasurva ay gabi pa, gabi pa dadaan mamaya. Nakahanda na, kung di man siya dumaan din eh di lalong maganda. Ay kung dumaan siya din eh di at least tayo naka-prepare. So yun guys, maraming salamat po at maraming salamat din sa ating mga partners. Shout out kay Kenneth, shout out kay Ruel, shout out kay Roy. Ayun. Thank you po. God bless and to God be the glory. Ingat po tayong lahat at ingat sa bagyong Karding. Bye-bye. God bless.